Mga boss, welcome po ulit sa aking YouTube channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang po kayo. At mag-iingat po tayong lahat. So for today's video mga boss, ay ipapakita ko sa inyo yung ginawa kong lowering kit sa aking Sniper 150. So gumawa nga pala ako kanina ng pampa-lowered sa aking sniper. Doon po siya sa monoshock sa likod. Doon po sa swing arm natin ikakabit para hindi na mahirap pagkalas. Kasi yung una kong ginawa dati, yung pampataas naman, lifter, ay dun sa itaas. So maraming kinakalas. So naisip kong gumawa naman ng lowering kit na sa swing arm naman natin ikakabit. So papakita ko sa inyo yung aking ginawa. So bumili na rin pala ako ng side stand kasi for sure na puputulan natin. Kaya yung binili natin ang ating puputulan para hindi magalaw yung stock. So papakita ko sa inyo mga boss. Mga boss, ito nga pala yung aking ginawang lowering kit. Itong dalawang to. Tapos itong tornilyo, yung galing dun sa lifter dati. Ito yung lifter natin dati. Tapos itong mga tornilyo, at yung spacer, yun na rin ang gagamitin natin dito sa bago. So dito ko nga pala siya sinukat. Diyan, sa luma kong swing arm at lumang monoshock. Bale, nakaganto. Yan, nakaganyan siya. Tapos ito, nandyan. Parang nakaganto. Yan. Ganyan yung piston niya dun sa ating sniper. So, kanina lang natin siya ginawa kaya medyo makalat pa yung gamit. At magpuputol pa tayo nitong side stand mamaya. Siguro dito na lang natin putulan. Para mamaya susukatin natin para itong kabitan ng spring hindi mababago. Kataasan iputulin lang natin din eh. Tapos ispat na rin dito. Kikilo. Para hindi mabago yung kabitan ng spring. So kakalasin muna natin itong ating motor. Yan. Pinababa ko pala yung unahan kaya medyo sub-sub na. Yun na lang yung laro ng shock niya. Tapos tinanggal ko na rin yung dual disc. Yan, itong itsura ng kabilang kabitan ng dual disc. So, kakalasin ko muna mga boss. Yung ating monoshock sa baba. Yung baba lang naman part. So yun mga boss, nakakalas ko na yung ating tornilyo sa monoshock. Tinanggal ko rin muna pala yung ating yung nakakabit ditong salusa putik. So are, so dito lang natin ilalagay yung ating ginawa. Yung lowering kit dito sa part na to, magkabila. Yan dito at saka doon. So ikakabit ko muna yung dalawang lowering kit. Lalagyan din pala natin ng spacer din sa loob na to. Gawa ng pag hinapitan natin baka maano to. Umikom.
Mahirapan tayo magbalik nito pag ibabalik natin sa dati. Pagka umikom na to. Pero gumawa na rin naman ako. Yung galing doon sa lifter dati, yung ginawa ko sa taas. So, ikakabit ko muna yung ating lowering kit. At saka mono shock, ikakabit ko na rin. Gawa ng medyo, kailangan kasi sabay-sabay yun. So, mamaya, papakita ko sa inyo pagka nakakabit na. So yun nga mga boss, napakabit na natin ang ating lowering kit. So yan yung kabuuan. Yan, kung kita nyo, may spacer. Dito spacer, tapos mga spacer at washer na narito. Sa pagitan ng shock, washer na lang nilagay ko kasi medyo mayroon pag spacer. Masikip. Kasi sa kabila, spacer. Yan. Medyo nahirapan tayo gawang wala tayong katulong. May pasok na yung kapatid ko, wala akong makatulong. So, yan siya. So, tatry natin ibaba para masukatan natin yung side stand. Kung kagaano putol. At kung gaano kababa. Yan. Ganyan yung kababa. Kundi kinalangan natin ng upuan. Gawa ng medyo mahaba pa yung ating side stand. Yan, ganyan siyang kababa. Atin muna puputulin yung side stand para mas makita natin. Susukatan ko muna. Mga boss, pag pala kayo magpuputol ang side stand, inyo munang markahan kahit dito sa likod. Tapos dito kayo pumutol sa part na to. Mga kaganyan siguro mapuputol. So mamaya ako pasusukat ang gawa ng puputulin ko muna. Tapos ito, ikilo na lang natin dito. Para ispata naman ng katulad nito. Ito, putol dito, tapos kilo dito. Para hindi mabago yung kapitan ng spring. Bago mamaya, baka lagyan na rin natin ito. Or mamaya na natin to ispat. Pagka naputulan natin para baka dito natin ispat itong dulo. Basta ako saan tumapat. Pero dito tayo puputol sa loob na to. So, puputulin ko muna para masukat dito sa ating gawaan. Ito mga boss, naputol na natin. So, natandaan natin yung likod. Kaya pwede na nating spot bago ating isusukat dun sa ating motor.
Ispat muna natin ang isa para ma-test natin sa ating motor kung okay. Ispat ko muna. So yun mga boss, na-spotan na natin ang isa. Yan, tama na yan. So tatry na natin sa motor kung okay na yung taas. Kabit muna natin bago natin ibaba ang motor. So mga boss, naikabit na natin. Tatry naman natin pag nakababa. So yan mga boss. Parang okay na naman yung hilig ng motor. Hindi na siya matutumba. So yan yun. Ayos na, nakahilig na. Tapos okay na rin yung stand. Ating ipo-pull weld na lang. Yung ating ispatan lang. So kakalasin ko muna ulit para ma-pull weld. At pipinturahan natin ng konti. Kakabit na pala natin sa motor na ating patuyuin. Pababayaan na lang natin matuyo. Dito na lang tayo humawak sa ilalim. So okay na siya mga boss. Nakakabit na ang ating side stand. Tapos yung lowering kit. Yan. Ito, kita dito yung mga spacer, mga washer. Yan. So, tatry na natin ibaba ang ating motor. Kanina na ibaba na natin pero hindi masyado. Kita kung gaano kababa. Yan, ganyan siyang kababa mga boss. Yan. Yan, lalo na kapag sumakay pa ako. Yan, ganyan siya ang ka-lowered. Try naman natin ang lowered. Lagay natin doon sa labas. Ayan mga boss. Ganun siyang kababa. Yan. Kitang-kita nyo naman, sobrang baba na ngayon. Mas bagay na, hindi gaya kanina na nakasubsob yung unahan. So, ayan. So, mga boss, tatry pala natin sakyan. Kung at yuyugyugan natin kung may lalagotok. At makikita nyo rin kung gano'ng kababa. Medyo baba natin yung camera. Ayan. So okay siya mga boss. Walang nalagutok. Tapos saktong-sakto lang sa akin yung baba. So ayan mga boss, ang aking motor. So salamat po. So ayan mga boss, at natapos ko nang i-share sa inyo yung aking ginawang DIY lowering kit sa Sniper 150. So mga boss, hindi naman po siya delikado kasi hindi naman po ako gagawa ng ikakapahama ko. Siyempre, for safety pa rin.
Matibay naman po yung pagkakakabit ko, tapos matibay naman po yung plate. 6 mm nga pala po ang kapal ng plate na yon sa mga magtatanong. At yung mga gustong gumaya ng ginawa ko, pwede naman po. Basta yung ganun na lang ding plate para matibay, tapos sigpitan nyo lang yung bowl. Kasi ang function naman nung pababa, hindi naman natin bibilisan para lumundag, para tumalbog ang ating gulong. Pero hindi naman po siya, pag tumalbog naman yung gulong natin, hindi naman po siya basta bibitaw, kasi matibay naman po yung ating pagkagawa nga, tapos mahigpit naman yung bowl. Kaya safe naman po siya. So salamat po sa inyong panonood at ingat po tayong lahat.